Hello guys, maligayang pagbabalik sa aking munting channel Jebet's Vlog and Movies Recap. Ang isa sa laysay ko ngayon ay ang pamilyang naghihirap at lalo pang pinahirap ng dahil sa maling sistemang pampalakad ng ating gobyerno. Bago ko sisimulan ang video ay siguraduhin munang naka-like, subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong upload na video. Salamat! Sa simula ng video ay makikita natin ang naglalakihang mga pader na pagmamay-ari ng mga taong mayayaman. Katapat naman ito ay ang squatter area na kung saan naninirahan ang mga taong mahihirap. Sa nakikita nyo maraming bahay sa gilid ng ilog at pagitan ng tulay ay nagawa sa kahoy, ang iba sira-sira na. Maraming tao ang naninirahan dito. Isa na si Joseph at ang kanyang nakababatang kapatid na si Tenten. Si Joseph ay araw-araw na nangungulikta ng basura kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Tenten para ipagbenta upang makabili sila ng pagkain. Nang papauwi na sila ay makikita natin ang mga taong nasa gilid at sobrang hirap ng buhay nila. Patuloy lang sa pagtutulak ng kariton si Joseph, nang malapit na sila sa kanila ay makikita natin ang kanilang ina, na nagluluto ng kanilang makakain. Nang papalapit na sila sa pintuan ay tinawag sila ng kanilang ina. At yun na nga, binuksan na niya ang pintuan at pumasok na yung aso. Kinarga niya rin ang kanyang kapatid papasok ng bahay. Dumating na rin ang kanyang ama na si Jem at binigay niya sa kanyang ama ang kanyang kapatid. Sinabi naman ang kanyang ina na si Anita na umupo na sila dahil kakain na. Yun na nga, nakaupo na silang lahat. Nagsaing na rin ang kanyang ina. Nag-usap pa ang kanilang ama at ina. Sinabi ng kanilang ama sa kanilang ina na gisingin siya ng maaga dahil boboto siya bukas. Tinanong naman ng kanilang ina ang kanilang ama na kung sino ang kanyang eboboto. At sinabi naman niya na yung matabang lalaki na nasa poster dahil mamimigay iyon ng malaking halaga ng pera. Si Joseph naman at si Tenten ay kumain lang at walang pakialam dahil walang naiintindihan. Samantalang ang kanilang ina naman ay sumagot at sinabing bakit iyon, dahil bibigyan ka lang ng pera tatanggapin muna. Hindi mo ba alam na may plano ang taong yun na gawing shopping mall itong lugar natin? Sumagot naman si Jem, sino naman ang nagsabi? Sinabi iyon ni Aling Nena kahapon. Naniwala ka naman doon na isang chismosa ang babaeng iyon. Si Joseph naman ay patingin-tingin lang sa kanyang mga magulang dahil wala siyang naiintindihan sa kanilang mga sinasabi. Natapos na sila sa kanilang hapunan at sila ay matutulog na. Makikita rin natin sa labas ng kanilang bahay na meron pang mga taong naglalakad at nagiinuman, dahil nga sa kalasingan ay natamba ito at nakatulog. Dumilim na nga ang paligid at nang lumipas na ang gabi, sa nakikita natin ay papunta na si Jem sa paaralan kung saan gaganapin ang pagboto kasama ang kanyang anak na si Joseph. Tumawid na nga si Joseph kasama ang kanyang ama at nang makatawig na sila ay nakita niya ang mga poster ng mga tumatakbong kandidato. Dito nga ay kanya itong tiningnan. Pagkatapos ay dumiretso na sila papasok sa silid. Nang hindi pa sila nakapasok ay nakita nila si Mr. Wong na mayroong lalaking kasama. Ito pala ay boboto din. Binigyan ito ni Mr. Wong ng maraming pera. Si Mr. Wong ay tumatakbo bilang governor ng kanilang lungsod. Merong siyang plataporma na tulungan ang mga mahihirap na nakatira sa squatter area sa pamamagitan ng pamimigay ng maraming pera. Pero ang hindi nila alam ay bayad pala ito sa kanila. Kapag nanalo si Mr. Wong, ay may plano siyang ipademolas at ipagiba ang mga bahay sa squatter area upang gawing shopping mall at mag-agarang 5-star hotel. Si Joseph ay patingin-tingin lang sa matabang si Mr. Wong. Hanggang sa kalaunan ay natapos na ang botohan. Namimili na si Jem ng maraming mga bilihin at pagkain gamit ang perang binigay ng isang politiko na si Mr. Wong. Nakauwi na nga sila. Nang dumating ay nagtaka ang kanyang asawa na si Anita kung bakit ang daming pagkain at grocery. Sagot naman ni Jem, dahil yan sa politikong binoto ko at lahat ng taong taga rito sa atin na bumoto sa kanya ay binigyan niya ng maraming pera. Ang dami mo namang binili, huwag kang mag-alala, marami pa namang pera ang natira dito, pero nag-alala talaga ako. Sana hindi mo nalang tinanggap ang pera, huwag kang mag-alala, lahat ng bumoto kay Mr. Wong ay binibigyan niya ng maraming pera. Napatingin na lang si Joseph sa kanyang mga magulang at nagpatuloy sila sa pagkain. Samantalang sa labas naman ng bahay nila, ay merong pa ring mga tao ang nakatambay at nagiinuman pa. Gabi na nga at sila'y natutulog na. Lumipas na ang gabi, at maagang gumising si Joseph pati na si Tenten, kaya lumabas na sila at nagpaalam sa kanilang magulang. Kinuha na rin nila ang kariton para mangungulikta na ng kalakal at basura. Habang naglalakad si Joseph patulak sa kanyang kariton, karga-karga naman niya si Tenten sa kanyang kariton.
Meron ding mga batang nagtatakbuhan, at may magtatahong na dumaan, nang ilang sandali ay nakita niya ang poster ng isang politiko na hinahangin ito. Ilang sandali pa ay nilipag ito ng hangin, makikita din natin na merong mga tao ang dumaan sa likod, ngunit nang ilang sandali pa ay nagsitakbuhan ito palayo meron palang dumating na hindi nila inaasahan. May dumating palang pangkat ng mga tao, at may dala itong malaking sasakyan na kung tawagin ay bulldozer. Sa makikita natin ay papalapit na ang sasakyang bulldozer sa mga kabahayan, kaya nagkagulo na ang mga tao, sobrang ingay na nila. Tumakbo lang ang bulldozer, ang mga tao naman nagkagulo pa rin, samantalang si Joseph naman ay lumapit na dala-dala ang kanyang karito na kasakay pa si Tenten, nang ilang sandali pa ay nagtakbuhan na ang mga tao. Palingon-lingon lang si Joseph at nang ilang sandali pa ay may dumating na maraming sasakyan, nakatingin lang si Joseph dito, lumabas na rin ang kanyang mga magulang at ang kanyang ama na si Jem ay galit na galit, ang ina naman niya ay lumapit at kinarga si Tenten, inawat naman ang kanyang ina ang kanyang ama nang ilang sandali pa ay may lumabas ng sasakyan at nagulat si Joseph at ang kanyang ama at dito na nga. Nangyari na nga ang kinakatakutan nila, dahil sa pagkapanalo ni Mr. Wong, ay may kapangyarihan na siyang manipulahin ang lahat, pati na ang mga pulis. Nagsimula na nga sila, hinarangan na ng mga pulis ang mga tao para hindi ito makalapit, at sinimula na ang paggiba sa kanilang mga bahay, ang mga tao naman ay nakipagtigasan pa at nakipaglaban sa mga pulis, ang isang bulldozer naman ay sinisira na ang bahay pati na ang mga taong inupahan ng nasasabing governor at nagpatuloy lang sa paggiba ang mga taong inupahan, ang mga lalaki naman sa squatters ay nagpatuloy sa paglaban, ang iba naman ay sa ibang bahay at tuloy-tuloy lang sila sa paggiba, wala silang awa na pinapakita sa mga tao, sobrang nakakaawa na ang mga tao, nagsitakbuhan ng iba, ang iba naman nakipaglaban pa, at hindi lang isang bulldozer kundi may isa pa kaya dalawa na. Awang-awa na ang mga tao, ang mga babae naman at kabataan ay umiiyak na lang. Si Joseph naman at ang ina nito kasama si Tenten, ay nagtago na lang sa gilid ng sirang bahay na umiiyak, pati si Joseph sa nakikita natin, ay umiiyak na rin ito at lumuluha na ang mga mata. At doon na nga nagtatapos ang ating video, salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang aking video ay huwag kalimutang mag-subscribe, salamat, God bless. Paalala, huwag basta-basta ibigay ang boto kahit kanino, kung may magbibigay man ng pera tanggapin mo. Dahil grasya yan, at piliin mo pa rin ang tamang politiko na sa anong palagay mo ay makakatulong balang araw sa inyo, huwag yung sandalian lamang. Salamat sa inyong panunood, love you.